Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Aries Kabayan. This reading is for you. June 17 to June 21, 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at mga bagong pasok na. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aime. Maraming salamat din sa nakakataba na puso ninyong mga comments dahil halos lahat kayo is resonate. Quick comment lang mga kabayan ng inyong energy is naiwag dyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko. Makakulang yung energy nyo. Baka resonate pa kayo sa ating reading. Maraming salamat din para sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo po na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, nasa baba po ng video nito, how to contact me para po sa personal reading. This is a general reading, kabayan. Kuhali mo lang ang sayo at itapon ang hindi na para sa'yo. Maaring ito is a vice versa, no? Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, o mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tandaan niyo po, hindi niyo po ito personal reading, okay? Wow, kailangan, no? Mga iba dito, medyo magulo ang pag-iisip nila. Nagiging masyadong tahimik, ano? Mukhang may gustong sabihin, pero kinikim-kim nyo lang. Marami kayong iniisip, eh, no? Sa nakikita ko dito, ang dami nyong iniisip. Kaya tayo ng advice para kay Aries. Hindi kayo nagiging totoo. Marami sa inyo, hindi nagiging totoo sa sarili, no? Minsan, pakinggan nyo din yung nararamdaman nyo. No? Ano ba yung gusto nyo sa buhay? Ano ba yung gusto nyo mangyari? Diba? Kasi parang hindi ka rin mahirapan. No? You need to listen to yourself. Siyempre, kailangan balance. Yan, kasi iba dito, imbalance talaga ang nangyari. May mga sitwasyon na tinitiis kayo, no? Na hindi na lang kayo nagsasalita, kahit gusto nyong gawin, hindi nyo magawa. Kailangan nyo rin magsalita, ano? You need to use your throat chakra, no? Kaya nga, minsan may boses ka. And then, minsan, parang iba dito, binabaliwala na lang nila yung nararamdaman nila. Sometimes, kapag yung medyo na-stress ka, o baka pagod ka lang, kaya mo nararamdaman kung ano man sitwasyon na meron ka ngayon, kaya mo nararamdaman, siguro this is time minsan mag-relax ka, no? Mag-relax ka muna. Kailangan mo siguro ng mental peace. Pag-isipan mong maigi, ano ba dapat kong gawin? Anong masaya ba ako sa sitwasyon ko na ngayon? Magiging masaya ba ako if ever na mag-move on ako? Yung gano'n, mag-ano ka lang, mag-rest ka lang. Punta ka sa beach, punta ka sa mga lake, mga mapupunong ano, kung ano man, kung saan ka makaka-relax, ganun. Minsan, okay lang din na makinig ka ng mga music, ganyan, yung gusto mong mga music. O kaya, try to meditate, diba, sa nakita ko dito. May kanyo beginning, kasi minsan, andun yung part na, wala, yung sabi ko nga, hindi na kayo nagiging totoo sa sarili nyo. Itinatago nyo yung nararamdaman nyo. Iba dito, medyo nagkakaroon ng kaguluhan with it comes sa maari magkakapatid, katrabaho, sa business man yan, maaring ganun, no, kapamilya, ganyan. Medyo nagkakaroon ng conflict, no? Yan, disagreement sa iba, medyo naiirita ka, no? Ganyan, may naiirita ka, aggression, yan. May mga struggle ako nakita sa'yo. Yung iba dito, nagkakaroon ng, hindi ko alam kung malalapit sa puso mo or ikaw, maari mataas ang ego mo, no? Or vice versa to, ha? Makinig kayo. Yan, nagkakaroon ng hindi pagkakasundo, yung being defensive, eh. Sa territorials, kung ano mang bagay na yan, no? Sa nakita ko dito. Nagkakaroon ng mga lack of control sa, or lack of cooperation, no? Sa mga bagay-bagay. Maari ikaw, medyo magulo yung isip mo, hindi na nagmamatch yung isip mo sa puso mo, eh, no? Oo, may mga ganun, eh. Yung kumbaga kung ano yung gusto ng puso mo, ayaw ng utak mo. May ganun tayong bagay. Siguro there's a reason, no? Nandun yung part na naghihin. Ang daming question, eh. Ang nakikita ko sa'yo, ang daming mong question na nasa
sarili mo. Mga self-questioning. Nagkakaroon ka ng mga dissatisfaction sa ngayon, no? Ang nakikita ko sa sa'yo, on and off. On and off ang action mo. Naghihintay ka ng mga sign, kailan ba? You're stuck. You're feeling stuck. Iba dito na boboring na kung nasaan mo sila sa buhay nila, no? Iba naman dito, maaring ano, no? Maaring may sinasabi ang taas sa'yo with it comes to your intuition. O kaya maybe kung hindi mas intuition mo, baka nananaginip ka. Or kaya may mga repeating. Halimbawa sa songs, di ba? Halimbawa may nadidinig ka na parang familiar. O kaya yung mga song na parang tumatama sa'yo. That is the sign, eh, no? Maaring ganun. And then nakikita ko rin siguro nananaginip ka. Maaring ganun. Hindi mo pinakikinggan yung intuition mo. Hindi mo pinakinggan. Hindi ka nagpo-focus sa the sign sa nakikita ko dito. Sinasabi kasi ni ano, ni universe na they always offering you maybe a sign, maybe opportunities to make a new beginning. Yan, maaring ganun. Pero siguro hindi mo siya nare-recognize or hindi mo lang talaga na pinapansin. Kasi meron ka sa ngayon, no? Yung iba dito, siguro may mga offering with it comes to opportunities o kaya gift or love, no? Kaso, hindi mo siya tinatanggap kasi, kumbaga, meron ka ngayong pinagkakaabalahan or a vice versa. Halimbawa, ikaw, iniisip mo, gusto mo mag-offer ng love sa iba o kaya ng opportunity sa iba, ng job, work, tapos, o kaya gift, di ba? You want to give gift sa iba, pero ikaw yung iniisip mo, baka ma-reject ako. Tapos, o kaya naman, baka na-reject ka or a vice versa. Yung mga ganong bagay, kailangan, ano, you need ng i-align yung sarili mo sa nakikita ko dito, no? Kailangan mo i-align. Yung iba dito, nag-move on na lang. Parang they sacrifice something. Yan. Siguro, sinacrifice. Yung iba dito, sinacrifice na lang nyo yung nararamdaman nyo. Kahit na hindi yun yung tumatakbo sa puso mo. Sinunod mo yung utak mo. Diba? Yun ang nakikita ko sa iba, no? Tingnan natin. Listen to your heart, no? Listen to your inner, to your intuition. You need to listen. Listen to your inner voice, ha? Mag-meditate ka minsan, no? Kailangan po siguro mag-relax muna. Sa nakikita ko sa iyo dito, hindi ko alam, pero meron kang ipinaglalaban na gusto mong makuha, no? Sa nakikita ko to, may ipinaglalaban ka na gusto mong makuha-kuha sa buhay mo. Siguro iba dito nangyari na ganyan. Gusto mong maipanalo, kumbaga, no? Iba dito nagiging busy, no? Busy ang utak, busy ang pag-iisip, ganyan. Nagkaroon ng mga forceful, ano, sa nakita ko dito, no? Kumbaga, nagkaroon ng mga challenging, no? Nakikita ko rin sa'yo, Aries, hindi ko alam bakit, pero parang maraming tao ang galit sa'yo. Hindi ko alam kung inggit ito, o mga past person, isa, or, I don't know, pero, maybe, marami eh. Sabay ganun eh. Marami, iba siguro isa, baka karelasyon nyo, ganyan. Marami din ako nakikita na ang daming tao. Ang daming tao talaga, Aries. Anong trabaho mo? Ang daming tao. Lawyer ka ba? Lawyer ka ba? Parang ikaw yung nakikita ko dito sa iba sa mga Aries. Ang daming nakipag-communicate sa inyong tao. Pero ano eh, half and half dun. Supportive mo. Half din ayaw sa'yo. Hindi ko alam kung bakit. Parang nagkaroon ng mga something, siguro may competition in the past. Nagkaroon ng mga betrayal. Nagkaroon, kasi nakita ko yung sadness eh. Nakita ko yung parang may mga sitwasyon na hindi naging equal. Nagkaroon ng mga battle thoughts sa iba, ganyan.
mga tension pa na hindi pa natatapos, ano, sa nakikita ko dito, as in nagiging emotional, physical or emotional man, physical or emotional man yung nangyari na yun, no? Parang nakita ko isa sa isa dito sa inyo naging weak, eh, na nahina, nagkaroon ng mga conflict sa iba, yan, may natalo, nagkaroon ng aggression, mga agreement, mga nagtataas ng mga ego, ganyan ang nakikita ko dito. Medyo magulo ang isip mo sa ngayon, ano, sa nakikita ko sa'yo, Aries, ano. Hindi kasi iniisip mo. Alam mo, Aries, ang nakikita ko sa'yo, ang dami mong hiling. Ang dami mong gustong mangyari sa buhay. Minsan nag-i-illusion ka, or vice versa. Yung illusioning, yung daydream. Ang dami mong wishful thinking, eh. You need to be patient, ah, to make a choice para if ever na, ano, hindi masayang, di ba? You need to trust your intuition. You need to listen to yourself. Ha? Kailangan balansihin mo ang sarili mo. Nagiging dalawang mukha ang iba dito. Nagiging dalawang mukha. Yung iba, they pretending, eh, no? I'm happy. Pero inside, hindi. Ganun ang nakikita ko sa inyo. Nagiging tahimik kayo. Yung iba dito, nagiging tahimik na lang. Sa mga nangyayari, you need talaga ng new direction sa buhay. Nakuha ko sa'yo. Well, nasa sa'yo naman yun. Iniisip mo naman yung mga gusto mong pagbabago. Yan. Ang nakita ko dito talaga, this is a time. Magkaroon ka ng self-evaluation sa buhay, sa sarili mo. You need to learn. You need to be learned. Kailangan may matuto tayo, eh, sa mga nakaraan, eh. Sa mga the past. Pumulo tayo dun para for the next, hindi tayo uli madapa o hindi tayo uli magkamali. Diba? Kailangan mo sa ngayon, siguro, it's time to make a decision sa buhay. You need to let go the past. Kung gusto mo ilet go the past, kung gusto mo resolvehan, it's good, diba? Kung may mga nasaktan ka sa nakaraan or a vice versa ito, o kaya, something yan nun. O kaya, kung gusto mo kalimutan, di magmubuan ka na lang, diba? If you want, di ba? O kaya kung hindi man something na kaya na ganun, siguro this is a time, kahit pa unti-unti, this is a time to life changing sa mga decision. Kasi kailangan mo ngayon, Aries, is transformation. It's time to awake. May stress ka. Hindi ka mapagkakatulog niyan. Pagkaano. Kasi hindi yung hurt, eh. Hindi yung hurt. Sobrang nasaktan. Or masasaktan ka. Or maaaring magkaroon. Nagkaroon ng mga separation dito, no, sa nakikita ko dito. Ang kusa magkakapatid, o magkakapatid yan, magkakasama sa trabaho, or ano man yan sa nakikita. Oh my God. Nakikita ko sa'yo, pagod na pagod ka na, no? Kung nasaan ka man ngayon, Aries, I feel you. Pagod na pagod ka na. You need to use your head when making a decision. Maging strong ka. Kailangan mong maging strong, eh. Kailangan mong magpakatotoo sa sarili mo, no? Nagkaroon talaga ng mga ano, eh, no? Maybe this is the past, o sa iba siguro, nangyayari ganyan. Handa yung lungkot, eh. Nandun yung may umiyak, may conflict, malaki man o maliit, ganyan. Nagkaroon ng mga sadness, nagkaroon ng mga disappointment sa iba. Unexpected yung nangyaring blow of emotion na to, no? Or mangyayari pa lang sa iba. Yung mga pain, maaaring iba dito, may mga nangyaring, it's like a storm na problema sa buhay nyo. Nagkaroon ng mga intense, ganyan. Ano, nagkaroon ng mga, parang, halimbawa, sa isang pamilya, nagkaroon ng division, ganyan, nagkaroon ng ganun. Nakikita ko yung loneliness, depression, nakakarandam ka siguro, or vice versa, hindi masaya talaga, unhappiness. Hindi nagkasundo-sundo, no? Nagkaroon ng disorder dito. Sa iba dito, ano, eh, confusion. Nagkaroon ng mga heartache, ganyan. Handun talaga yung nagka-fail, eh, nag-fail. Meron kang dreams talaga na nag-fail ang nakita ko dito. At doon, sobra ka sigurong nasaktan. Sobrang
kinim, siguro iba dito, kinim-kim. Siguro yung mga dreams kayo, either sa love, sa trabaho, sa mga pinapangarap nyo sa buhay na talagang hindi nyo nakuha. Or hindi nyo agad makuha. Ganyan. Sa iba, gano'n, no? Ba't may nakikita ko dito na tao na parang, materialistic? Sino yun? May tao na materialistic. Stress ka, no? As in, nagkaroon ng mga negativity, no? Yeah, nagkaroon ng, as in, hindi talaga masaya. As in, nag-fail. No? Stress, sadness. Mm-mm. Siguro this is a time na rin, siguro, Aries, na it's time to leave behind. No, leaving behind and move on. Yeah, kasi po yung mga lesson. Yan. Kung pagod ka na, kailangan mo talaga magpakatatag. Kailangan mo maging wiser and stronger, no? Ayun. And then, kailangan mo ma-overcome yung mga obstacle na dinaranas mo sa ngayon. Let go whatever holding you back sa nakaraan. If you don't want to resolve it, di ba? Kung meron man. O kaya kung ano yung mga pinagdadaanan mo ngayon, this is a time to move on. No, may nakita rin din akong travel dito. Siguro iba dito, pa-travel or may travel, no? Kasi may nakita akong departure. Yan. And sa nakita ko moving forward. This is a time na rin siguro na pumunta tayo sa calm water, no? Release mo yung lahat ng baggage na nakakabigat sa iyo, no? Make a new beginning. Kailangan mo nang makaramdam ng free or you need to be freedom. Kasi handoon yung part na, oh my God, ang arte ni ate, no? Nililinglang mo yung sarili mo. Nililinglang mo yung sarili mo. Kahit na nakita ko sa'yo, nagtitiis ka, sobra. Nililinglang mo na yung sarili mo. This is not a joke. Sabi ganun, no? Ikaw ang mahihirapan. Pero it's up to you. Baka vice versa itong sinasabi ko, ha, Aries, ha? Yan. Nagkaroon ng mga paniling lang. Maybe ikaw, nililing lang mo yung sarili mo. Hindi ka nagiging totoo. Nagkakaroon ng mga hidden potential dito, no? Sa nakikita ko. Hindi ko alam kung there's a person ako sa inyo na nakikita na new person maybe or kasama nyo o kaya past person, parang hindi yung pagdududa mo sa kanya or ikaw sa kanya. Diyan na nakita ko. No, nagkakaroon ng, but it comes dito sa sitwasyon mo, nagkakaroon ng mga limitasyon eh. Parang limited, pagsasalita, kilos, galaw, something ganun. Parang, hindi ko alam. Siguro, hindi mo pinapakita yung talagang nararamdaman mo. Kahit siguro sa pananalita mo, limitado, no? Maaring ganun. Nag-iilusyon na yung iba dito, nag-iilusyon. Nag-iilusyon ng new love, ng new beginning, ganyan, na ma-achieve yung gusto kong ma-achieve. Kung nag-iilusyon kayo ng happiness, yan. Kasi andito kayo sa part na wala, tinitiis mo na, siguro iba dito, nami-miss nyo yung pinakamahalagang tao sa buhay mo. Maaring anak mo, dati mo karelasyon, maaring ganun, o nanay mo, maaring ganun, nakikita ko. No? Nami-miss mo, nare-remanizing mo yung mga happy memories na yun eh. Pero wala, hindi ko talaga nakikita yung movement sa'yo, Aries. Siguro it's time to balance, no? And then, listen to your heart, listen to your instinct din. It's time din minsan siguro i-express mo yung sarili mo, yung nararamdaman mo. Mag-voice out ka if you want para medyo mabawasan yung nararamdaman mong bigat, no? Sa nakita ko dito, minsan maghingi ka ng advice if you want, 'di ba? Sa mga trusted person o kaya kung gusto mo mag-meditate ka, labas-labas ka. Kahit konti lang mabawasan yung mga sakit na nararamdaman mo sa ngayon.
no? Or a vice versa to ha. Daming lumabas. Sa nakikita ko kasi sa'yo dito talagang handoon, talagang lahat dito pass eh, nakikita ko eh, no? Siguro pass sa iba, new, ganyan. Handoon yung attraction eh. Ibalik mo yung dating ikaw, no? As in, ano eh, nagkaroon ng mga rejection sa'yo, no? Magulo yung isip mo, yung illusioning something, daydreaming, yan, mga nakaraang tao, or new person. You need to jump to your passion, no? Sa nakita ko dito. Be happy. Make a new plan, no? Kung yung nakikita ko sa'yo dito, huwag kang, iba dito hindi na nakakatulog. Make a new plan. Make a new beginning. Kung sa love man iyan, go. Kung sa trabaho man iyan, go. Kung sa business man iyan, kailangan go ka pa rin, di ba? Kailangan ibalik mo yung dating ikaw na hindi ka na madaling mawala ng pag-asa. Yung pagiging bold mo, yung pagiging matapang mo, ibalik mo yun. Kasi yun, makakaano yun. Kailangan natin, kailangan ng confidence dito eh. Kailangan ng tapang. Diba? Andun yung kailangan may courage. Diba? Ang nakita ko sa inyo. You need to speak out. Jump to your passion. Sumubok kang uli if you want. Diba? Kasi pag sa pagsubok mo muli, magiging okay ang lahat. Magiging ganito ka. As in, make a new plan. Kung ito, tamo ha, eto ka eh. Ito ka ngayon. Pag nag-take a risk ka and you jump to your passion, yung gustong-gusto mo, eto ka. Sa ngayon, eto ka. Diba? Sa ngayon, ito ka. Alin ang mas maganda, diba? Ito. Kasi it's happy. Ito, it's sadness. Diba? Mas mahalin mo yung sarili mo din. Sa nakita ko dito, no? Let's go. And we have the happiness. Look! Sabi ko sa'yo, diba? Ngayon ko lang binuksan yan. Yes, this is the time, diba? I'm aware that being happy means that I own the right path. Yes, tama. Kasi alam mo, pag nararamdaman mo kasi yung masaya ka, mararamdaman mo na sa tamang patke. Mararamdaman mo na, thank you, universe. Thank you, Lord. Ibinigay mo sa akin yung tamang daan. Yes. Choose happy. Choose happiness, no? Sa nakita ko, empathy. I'm open to seeing both sides of situation. Yun, oh, intindihin mo rin, oo, kung yung mga both side of situation, empathy, siguro, ganun nga, yan, you need to learn, and if you, and you need to move. Ganun na lang kakita ko sa'yo. Maging masaya ka sa sarili mo. Kung, tanongin mo rin, sa sarili mo ba ngayon, masaya ka? Kung mag, kung sa kabilang side ba, magiging masaya ka rin ba? Yun ang anihin mo, di ba? You need to choose. Pero mas maganda, i-choose mo yung happiness mo. Di ba? Patient. Yan. Eh, nakikita ko naman na yung accept. Pakita ko sa inyo to. Yan. Alin ang pipiliin mo dyan? Choose happiness, ha? It is, no? Choose happiness. Siyempre, sinasabi nito, patient. No? Yan. Kahit siguro matagal, siguro kayo ngayon nagiging more patient kayo. Kahit matagal yung process, huwag naman masyadong matagal. Kasi mas magiging ganito ka talaga, three of sword. Diba? Pag masyadong matagal. Accept mo yung lahat ng nangyari in divine order. No? Yan. Unti-unti, i-accept mo yon. Ay, dito, mali ako. Yung ginawa ko noon, mali ako. And you need to learn. Diba? You need to learn. In that part, step by step, magiging masaya ka. Mas ma-accept mo more yung sarili mo. Mas mamahalin mo more yung sarili mo. And then, in that time, mapupunta ka sa tamang daan. Kasi mas naintindihan mo yung sarili mo eh. Mas alam mo, mas minamahal mo na yung sarili, mas alam mo na rin kung paano magmahal ng totoo sa iba. Kasi mas alam mo, kasi mas mahal mo na rin yung sarili mo. In that time then, mas mapoprotektahan mo yung sarili mo. Kasi you know how to love. Mas mapoprotektahan mo din yung mga mahal mo sa buhay. Diba? Choose happiness. Arigato namaste. God bless.